Mga bro. So, gawa naman tayo ng ano ng pagkain ng ating mga manok. So, ito pala yung ano kanina, yung pinagkuhanan natin ng dahon ng gulay, yung kamote. So, gawin natin 'tong pagkain ng mga manok. Slicein natin 'to ng ano ng maliit ganito. Ayan, para makain nila. So, hindi na natin 'to itanim kasi wala naman tayong taniman doon. Sakto na yung ano na 'yon. Ang tanim natin doon, yung gulay natin na kamote. So, ito, ayan o. Oh. At haluan natin to ng ipa ng mais. Ayan. So, hindi pa rin nasasayang yung ano natin, yung tangkay ng gulay natin. Kasi, pagkain pa rin ng ating mga alaga. So, samahan natin to ng dahon ng ipil-ipil. Sa hindi pala nakakaalam yung laman pala ng ano ng kamote, pwede rin yun ipakain sa manok. Pero itong kamote na to, hindi ito ng lalaman, parang ano lang to siya, pang gulay lang talaga to siya. Mga kabro, ito po yung ano, yung dahon ng ipil-ipil. Ayan oh. So ito rin ang tangkay ng ano ng kamote na pinagkuhanan natin kanina ng dahon, yung ginawa nating gulay. So ito 'yon. Ayan. At ito naman ang ipil-ipil, dahon ng ipil-ipil. Ihalo natin dito. Ayan. So sa hindi pala nakakaalam, yung dahon ng ipil-ipil, maganda rin to sa ating mga alagang manok. Kasi po, ito po, ano to siya? Purga. Purga to sa mga alaga nating mga manok, mga kabro. So, hindi pala dyan nakakaalam, ha? Ayan, no? Tingnan nyo. I-slice natin lang ng pino para makain nila. Ayan. So ito, dagdag tipid rin to sa ano natin, sa ating gastos. At dagdag din sa bitamina sa ating mga manok. Kasi gulay to, gulay. So, ito na po, oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. Maliliit na. So, dagdag natin sa ano? Sa pagkain ng ano, ng manok. So, ano natin ito? So, haluan natin ito ng ano? Haluan natin ng ipa at saka kanina uy mga kulit nyo ron ah.
Kanin na mais. Ihalo natin dito yung kanin na mais. Ayan, no? So, ilalagay natin dito. Ilagay natin. At sahaluan natin to ng ipa ng mais. Ayan. Kulit nyo ah. Ready, sirado sa torredo? Asa? So, ito na po, yung ipa ng mais. Yung, ito, 1 kilo to. So, kalati lang yung i-ano natin. Ilagay. Ayan. So, ito bukas ang umaga na naman. So, yung gastos natin para sa malaking manok, sa bawat araw, 1 kilo na ano, 1 kilo ng ipa. Na ipa. So, 12 pesos yung gastos natin. Tuwing araw. So, haluin natin to. At ito yung ipakain na natin sa kanila. Mga alaga nating manok. So, konti yung ano, yung tubig. Dalagdagan natin. At saka ito pala yung tubig na to. Pinaghugasan to ng ano, pinaghugasan ng bigas. Ayun, napapansin yung kulay puti. Maganda rin to sa ano, sa mga baboy or mga manok. So ito na po. Ayan. Ito na yung ano, yung pagkain ng mga alaga nating manok. Ayan. Ayan, minasagol na yung mga gulay-gulay. Ayan, oh, tingnan nyo. Oh, tingnan nyo, kakain na yan sila. Oh. Ayan, oh, ayan, napakalakas. So, doon tayo sa labas, sa ano tayo. Doon tayo sa baba. Halina kayo. Halina. Pakain natin to, mga kabro. Tuwing alas 3 ako nagpapakain ng ano, ng mga alaga nating manok. Alas 3 ng hapon. At saka alas 6 ng umaga. Antay. Ano? Ganun yan sila. So, hindi na sayang yung ano natin, yung tangkay ng kamuti natin pinagkuhanan kaninang gulay. Ah! Sus, ayaw pa mo. Yan, yung, tingnan nyo yung basilan. Ito yung basilan. So, mga 4 na kilo yan. 4 na kilo yan. Yung bigat niya. So, mag-iisang taon na yan. Tingnan nyo. Malakas kumain. Nakakatuwa tingnan yung manok na malakas kumain. Oh. Yan, yung babae na yan. Ito, basilan din to. Ayan. Ito yung pure na basilan. So, nakapag-breed na tayo ngayon yan. Ayan. Saka meron tayo dito. Meron tayong kinu-quarantine dito. Uy! Kawa! Meron tayong kinu-quarantine dito kasi sinisipon. So, ngayon lang ito na ano. Ngayon ko lang nakita na sinisipon pala. Ayan o, sinisipon yan mga kabro. So painumin natin yan mamaya ng ano, ng gamot.